Hello, hello! Good morning mga Furson! Andito na naman si Mami Nika nyo. Always remember, don't skip ads! So for today's video, for today's vlog, nakikita nyo nga na andito kami ni Sansa sa bakery. Na andito kami dahil bibili nga kami nitong pandesal na pinapabili ng Daddy Gerson nyo. Meron kasi siyang kinakain na sopas at gusto niyang partneran ng pandesal. Anyway, napapabdalas nga yung pagbili namin dito ng tinapay dahil nagugustuhan na nga ni Daddy Gerson nyo yung tinapay dito sa Pandemarie. Malagi nga kasing bagong luto at masarap nga talaga yung mga tinapay nila dito sa bakery malapit sa amin dito sa Pandemarie. At ayan na nga, pabalik na kami ni Sansa sa aming bahay dahil inaantay na nga ni Daddy Gerson yung itong pandesal na pinabili niya. At ayan na nga, sa paglalakad namin pa uwi ay nakita nga namin si Sky, yung kapitbahay naming bata, at bumabati nga po pala siya ng good morning sa atin mga Furson. Ayan po si Sky. Good morning, Sky! Good morning! Good morning, Sky! So, yun na nga mga Furson, ang cute-cute ni Sky, diba? Ang sarap makakita ng batang napaka-cute, lalo na pag umaga, nakaka-good vibes. At yun na nga mga Furson, papasok na kami ni Sansa sa aming bahay para dali na nga itong pandesal kay Daddy Gerson. Dahil ipa-partner niya nga ito sa nabili naming sopas dito sa online sa GC namin. In-order namin to kay Ate Beth. Shoutout sa iyo sa masarap mong sopas. Ayun na nga, napaka-creamy at maraming sahog ang sopas niya, hindi tinipid sa lahok. Ayan na nga mga Furson, after nga pala mag-almusal ng Daddy Gerson niya dahil ang Mami Nika niyo ay nagkape lamang, ayan na nga, nag-bike kami ni Daddy Gerson niyo para magpapawis. Ayan na nga mga Furson. Sa mga pagkakataong yan ay naihatid na nga ng Daddy Gerson niyo si Ate Chelsea niyo sa school. At ang Ate Angel niyo nga ay nasa Laguna, nasa school na rin siya. Kaya naman itong ginamit namin sa pagbabike ay ang bike ni Ate Angel niyo at ni Ate Chelsea. Itong gamit ko ay kay Ate Chelsea. At yung gamit naman ng Daddy Gerson niyo ay yung kay Ate Angel. Yan nga, nagbabike kami. Kailangan namin magpapawis dahil ang bibigat na nga ng mga bilbil namin. At saka ang bigat sa katawan kapag hindi ka talaga pinapawisan. So anyway mga Furson, nandito na nga pala kami halos sa kaduluduluhan ng subdivision na ito. Sa pagbabike namin ay malayo na nga ang nararating namin. Pero hindi pa rin kami masyadong pinapawisan ni Daddy Gerson nyo dahil napakalakas nga ng hangin dito at napakalamig ng hangin. Kahit pa maaraw na nga, anyway may vitamins pa naman yung araw na yan dahil maaga pa. Kaya naman mas magandang nagpapawis kami habang nagpapaaraw. Vitamin D, hello sa'yo. Galing ko, no, nakakapag-video ako kahit nagbablog ako. Hello, mga Furson! Hi, Maring Princess! Tulog ka pa! Na nga mga Furson, malayo-layo na nga ang narating namin ng Daddy Gerson nyo at nakaikot na nga kami. Hinihingal lang ako sa mga pagkakataon nyo. Ngayon na nga lang kasi ulit ako nakapag-bike. Mabuti pa nga ang Daddy Gerson nyo ay nakapag-warm up na siya nung mga nakailang araw. Anyway, andito na nga kami. Malapit na nga kagad kami dito sa amin. Natuwi na nga ako. Si Daddy Gerson na lang magpapatuloy sa pag-iikot sa pagbabike. So, susunod na lang ako iikot ng maraming beses. Dahil mukhang mabibigla nga ako sa pagbabike na ito. At ngayon nga lang ako nakapagbike. Ang bigat-bigat ko pa naman. Ang hirap-hirap. Sabi ko nga kay Daddy Gerson ay dito na nga lang muna ako sa bahay at magluluto na nga ako ng pananghalian dahil maagang uuwi ngayon sa Ate Chelsea dahil half day nga lang siya. So ayun na nga, umalis na si Daddy Gerson nyo at nagpatuloy na sa pag-iikot sa pagbabike.
At eto na nga mga person, nandito na nga ako sa aming bahay. Nagpahinga lang ako ng konti at uminom ng tubig. At pagkatapos ay nagluto na kaagad ako nitong aming uulamin para sa lunch. Dahil maagang uuwi nga ang Ate Chelsea nyo dahil half day lang siya sa school. Ayun na nga, ginis ako na nga pala itong pusit natin dito lang sa sibuyas, bawang at luya. At pagkatapos ay nilagay ko na nga itong pusit at gisa-gisa lang. Ayun na nga mga person, lumiit na nga yung mga pusit at mamaya-maya lang ay dadagdagan na nga natin yan ng mga pampalasa. Adobong pusit niya po pala yung pananghalian natin for today's video. At syempre, naglagay na nga rin ako ng pamintang durog dyan. Pagkalagay ko nga po pala ng pamintang durog ay ginisa-gisa ko na nga ito para mabilis nang maluto at para makapagpahinga na nga rin ako at may lalaban pa rin pala ako mga person. Nakasalang pa yung aking mga labahin sa washing machine kaya naman inaagad-agad ko na nga ito. Anyway, mabilis nga lang naman maluto ang mga pusit dahil pag na-overcook nga ito ay napakakunat. So ayan na nga mga person, nagsabaw na siya sa sarili niyang sabaw, nagkaroon siya ng tubig-tubig. Pagkatapos niyan ay dadagdagan ko na nga lang din ng toyo at suka at maya-maya lang ay pakukuluin lang natin at mabilis lang to at maya-maya lang ay okay na nga ito. Ayan, naglagay na ako dyan ng toyo. At hinalo-halo ko lang yan mga person. At susunod na nga natin dyan yung suka. Yung suka, pagkalagay natin ng suka, ay wag muna nating haluin para naman hindi umasi masyado itong ating nululuto. Bago natin haluin, pagkalagay ng suka, ay aantahin niya muna nating maluto yung suka. Pakukuluin muna natin siya ng bahagya. So, ayan na nga, this is it. Maglalagay na tayo ng suka, datu puti, bekenemen. So, yun na nga, tatakpan muna natin at antay natin kumulo. At pagka kumulo ay aantayin lang din natin siya ng mga ilang minuto. At mamaya-maya lang ay pwede na yan. Pwede na tayong magpahinga. At dahil nakaluto na nga tayo ng ating ulam for today at napakaaga nga nating nakapagluto. Yun na lang mga person. Thank you for watching Mommy Nika Mini Vlogs. Baboo!